Hi, my name is Delfin. I'm here at the Sta.Lucia Global office in Cagara, and we're bringing you again one of our training programs para po sa mga ahente natin. At the same time, for those buyers na kilala nyo who might also want to see ano ba yung mga tinuturo natin dito sa Sta.Lucia, this is one topic that both agents and buyers alike would really want to understand. Kasi maraming pong buyers hindi naiintindihan, nagbabayad sila. And by knowing this topic that we are going to discuss today, at least may advantage sila. Nalalaman nila kung paano sila nakakatipid sa binabayaran nila sa Sta.Lucia. So, our topic for today is the principles and application of the diminishing balance formula. So, siguro naririnig natin kung diminishing balance, ginagamit siya ng mga ahente, pero dito ang honest ko, maraming ahente hindi nakakaintindi ano ba yung diminishing balance formula. So, I'm gonna explain it to you, and hopefully, as we proceed, maintindihan nyo na dapat importante na may paliwanag ito sa mga buyers natin. So, kung nakikita nyo yung screen natin dito, nakalagay dyan, nag-advance daw siya ng bayan niya, tapos ang laki pa ng interest niya. Why? In all honesty, for every monthly amortization that you pay, yun yung monthly amortization, ang ginagawa natin, okay, from the monthly amortization, a portion of that monthly amortization is actually going to the interest. Okay? Ang inuunang binabawas dyan sa monthly amortization nyo, yung interest. Kung ano yung matira, yun ang ina-apply ko against dun sa principal balance ninyo. So, kung may balance kayo sa lote or property na binili ninyo, nag-bayad kayo ng amortization, ang unang pinikwenta, magkano yung interest. Pag may sumobra dun sa interest, yun lang na-apply dun sa balance nyo. We're gonna look at it in a sample computation here. So, halimbawa po, granting, yung balance, assumption natin dito, the buyer has already paid the down payment. Assuming 20% in down payment. So, may 80% balance pa siya. In this example that we're using, 3.8 million yung balance niya. So, paano ginagawa? Minumultiply natin yan by the applicable fixed factor. So, halimbawa, 10 years at 14%. All the agents right now, meron silang fixed factor table. Well, standard po yung kasi nabi fixed factor. Standard factor rate na ginagamit po ng lahat ng ahente, the banks are also using it. So, for 10 years at 14%, ang fixed factor natin, 0.01552664. If you multiply that, ang lalabas na sagot, 59,555.13. So, yun yung magiging monthly amortization ng buyer for a period of 10 years, kasi 10 years yung kinupit natin. If they want to pay in 5 years, there's a different factor for 5 years. So, tingnan po natin yan. Halimbawa, ang balance niya, 3,835. Yan po yung kanina. Nung kinumpute natin, magbabayad siya ng monthly amortization. How much? 59,555.13. So, halimbawa lang, assuming lang, January 13, 2016, nagbayad siya ng 59,000. How much will be the interest? 45,000. Laki mo. Marami yung nagugulat sa umpisa. Kasi habang nagsisimula pa lang during the initial months and years of your payment, malaki talaga ang pupunta po sa interest. Imagine sa 59,000 na binayad nyo, 45,000 ang interest. Okay? Magkano natira doon? Pag binawas ko ito, ang natira na lang 13,000. Yun lang po yung mababawas dun sa principal balance ninyo na 3,835,000. So, 3,835,000 minus 13,000, ang principal nyo pa, 3,821,000. So, malaking portion ang napupunta sa interest kesa doon sa principal balance. But as you proceed with the payments po, palit ng palit yung interest, palaki naman ang palaki yung principal. Halimbawa, February 13, the following month, nagbayad ko ulit siya. Another 59,000. You would notice this time, from 45,000, naging 45,441 na lang. Mas lumit ng konting interest. And then, ang napunta sa principal, lumalaki. From 13,900, naging 14,113. So, kung ibabawas mo sa principal yan, magkano pala sa niya 3.8 million na lang. Okay? Moving on, March 13, nagbayad mo din siya. Next month amortization, 59,000 pa rin. Explain ko ito lagi. Ang susunod niyang interest, 40,000 na lang, 892. Okay? Ang principal niya napunta, 18,000. Okay? So, kung ibabawas mo yan, ang total balance na lang yan, 3,780,000. So, as they proceed to the payments
monthly amortization, palit na palit ang kinakain ng interest. Now, here's an exciting part dito. Halimbawa, April 13, sabi ng buyer eh, ay, may pinadala yung mister ko. Mag-bonus, mag-medium bonus. Dodoglihin ko yung bayad ko. So instead of paying 59,000, ang ginawa ng buyer, nagbayad siya ng doble. Dinoble niya yung monthly amortization niya, 119,000. So what happens? Ang interest niya, pag kinupute, 45,000 pa rin. Lahat ng sobra sa 119, which is 74,000, yun ang mababawas sa principal niya. Kung ano yung sumobra, so mag-doble siya dito, ang interest na sa base pa rin ito, lumaki yung mababawas sa principal. So from 3,788,000, naging 3,714,000 na lang siya. Now, what's funny about this thing, a lot of buyers think na pag nagbayad ako ng doble ko, ang gagawin nila the following month, pagdating ng May, since nag-doble siya dito, okay, ano gagawin nila? Hindi sila magbabayad ng May. Dahil doble raw yung binayad nila for April. So, walang mababawas sa interest, walang bayad eh. Di ba? And wala rin mababawas sa principal. So, the balance remains at 3,714,000. Now, here's the catch. Pagdating po ng June, the next month of amortization nila, nagbayad siya ng 59,000. Alam niyo nangyayari? Pag kinupute ng interest niya, biglang naging 86,918. Why is that? Advance siya, sinabi niya, nag-advance ako. Bakit lumaki mo lang pa yung binayad ko ngayon para sa amortization? The reason why is because ang computation po ng interest per day from the date of the last payment that you made. So dito po, dito regular nababayad kayo every 30 days. So 30 days or 31 days lang yung computation ng interest. But in this example, lumaktaw ka ng isang buwan, hindi ka nagbayad. And on the 60th day ka nagbayad, that is the reason why yung interest na kinumpute sa'yo is good for 60 days. Okay? So, paano ba kinukompute yung diminishing balance formula? Paano ba kinukompute yung para maintindihan natin? So, you get the outstanding balance, yung mga 3,835,000. You multiply it by 14%, okay? And then you divide it by 365 days. Bakit? There are 365 days in a year. Ano makukuha yung sagot? Makukuha yung sagot is the daily interest rate. Okay? Kasi di ba per annum ito eh. Yung 14% is per annum. So that's 1 year of interest. So pag dinibayin mo by 365 days, lalabas dyan per day. Ang interest nyo actually is 1,471.42 per day. You multiply that by the number of days kung ilang araw nyo lumagpas simula nung huli kang naghulog. So halimbawa, 31 days to be passed since your last payment, ang interest mo, 45,607.82. 1,471 times the number of days, 45. So pag tinignan mo yung 45,607, right, yan. Ito yun. So from 59,000 na binayad mo, ito. Ang interest, yung sobra, yun lang yung mababawas dito sa principal balance. Now, this is your new balance. Pag tinanggal mo yung 13,000. Sa susunod na magbayad ka on February, kukunin namin yung balance na bago, 3,821,000, imumultiply ulit namin by 14%, divided by 365 days, ang bagong interest rate mo, 1,465. Medyo lumit ng monte kesa dun sa dati. So, 1,465 times 31 days ulit, 45,441. Yun naman yung bagong interest na yun. So, lumiliit. As you proceed, habang lumiliit yung balance mo, lumiliit yung interest na ina-apply sa'yo. Okay? So, ang point natin, friends, what am I trying to say here? Marami pong buyers hindi naiintindihan na, assuming, in this particular case, ang nakalagay na amortization natin is 55,000. Kung kaya nyo lakihan yung 55,000, it is to your advantage. Kaya nyo, halimbawa, 60,000, 70,000, put in a bigger amount of amortization. Bakit to? Because you bring down the principal immediately. Habang lumiliit yung principal, lumiliit din yung interest na binabayaran ninyo. Umiiksi pa yung time frame ng pagbabayad ninyo. In other words,
one of the best ways to save is understanding kung paano kayo nagbabayad. Hindi lang yung bayad kayo ng bayad. Of course, alam niyo pong na if let's say you have 10 years to pay, nilalakihan niyo. Pag na-cut short yan ng 8 years, actually, you save 2 years of interest. Kasi per day po yung interest niyan. And this is one thing that a lot of agents and buyers should understand. Dapat po, mapaliwanag ito ng maigi. So I hope you learned something from today's session. I hope you learned about the diminishing balance formula. Thanks for joining. See you again during our next session.